mo naman ang paraan, Mari. O, ilang taon na yung utang mo sa akin dito? 5,000 na, oh. Di ka ba makapag-antay? Tao po. Ah, ano po yun? Uy, kumari. Baka naman, oh, baka pwedeng maningil ng mga pautang sa'yo. Wala pa, Mari. Pasensya ka muna. Kumari ko naman, oh. Kailangan ko na naman, ano, magbumili ng mga paninda ko na naman ngayon. Tapos, duty na naman ang mga bayarin ko sa kuryente, saka sa ano, sa ilaw. Wala pa nga, Mari. Yung anak ko hindi pa nga nakapasok kasi wala lang pang baon, eh. Mari, gawa mo naman ang paraan yung problema mong yan, Mari. Utang na loob naman, oh. Mapuputol na ako ng kuryente, oh. Wala pa nga, Mari. Si asawa ko hindi pa nagpadala. Mari naman, ang kailangan ko, yung bayad ng utang mo, hindi yung kwento ng problema mo. Gawa mo ng paraan, Mari. Utang na loob naman, Mari, oh. Gagawan ko na nga ng paraan yan, Mari. Iwala pa, eh. Hirap na hirap pa ngayon. Walang wala kami. Mari, nung nakarang araw, di ba, pumunta ako sa bahay ninyo, pinagtataguan mo ako. Tapos sabi nung anak mo, nandun ka doon, natutongit ka daw, Mari, eh. Yan kasi problema sa inyo, yung wala na kayong makain, tapos puro kayo sugal. Uutusan mo pa yung anak mo na mangutang dito hanggang sa magkanda-kanda... Baon na kayo sa utang, kakasugal-kakasugal mo. Iwala pa nga eh. Hindi naman kita tatakasan eh, babayaran ko naman yan. Kawawa tuloy yung asawa mo naghahanap buhay sa Maynila, tapos ikaw naman na ano, ang ganda-ganda ng buhay mo dito, tong-itong-itong-itong-it. Puro kalinding, itong babaeng to, buhay mo talaga, puro sugal. Wala pa, Mari. Pasensya ka muna. Antay-antay lang. Tapos itong isang araw, nakita ka sa kabilang tindahan, doon ka bumili, tapos pang-utang dito sa tindahan namin. Itong babae na to ha, ang lakas ng loob mo ng... Ganyan-ganyan yung kami mga anak, nangigil talaga ako sa'yo. Buti sana ko yung mga tubo namin dito. Ay, lalaki, papiso-piso yung tubo namin dito. Tapos utangin nyo na. Tignan mo, Mari, oh. Ang dami-dami yung mga utang dito. Ayan, oh. Ayan, oh, oh, oh. Ikaw ang pinakamahabang listahan talaga dito. Uutusan mo yung mga anak mo para mangutang dito, mamakaawa. Pero pag ikaw naman, pagbili sa kabilang tindahan, itong babae na to, ha, lahat ka lang talaga. Yung 10 anak mo, eh. Paisa-isa mo, iniutusan talaga dito. Eh, wala nga pa, Mari, eh. Mag-antay-antay ka. Mari naman, gawa mo naman ang paraan, Mari. O, ilang taon na yung utang mo sa akin dito? 5,000 na, oh. Di ka ba makapag-antay? Mari. Wala pa nga, eh. Mari. Hindi naman kita tatakasan, Mari. Ano na tayo sa hindi tatakasan, Mari? Ilang taon na, oh. Ilang siglo na nakakaraan. Ano, hihintay mo mga maging, ano, ako dito, kalansay para magbayad ng utang mo? Buti pa yung taon na tapos na, pero yung utang mo lang katapusan. Nakakaloka ka. Wala pa nga, Mari. Antay-antay ka lang. Puro ka antay, puro ka pangako. Yung pangako mo, puro napapako. Nakakaloka ka. Yung problema ng buhay mo, kinikwento mo sa akin. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko yung bayad ng utang mo. Hindi yung problema mo. Oo nga, Mari. Hindi ko naman nakakalimutan yung utang ko. Babayaran ko din yan. Hindi nakakalimutan. Hindi pa nagpadala yung asawa ko, babayaran eh. Babayaran ko yan. Yung asawa mo, kawawa sa Maynila. Trabaho ng trabaho. Nagkakanta ko ba sa pagtatrabaho? Samantala ikaw, ang ganda ng buhay mo. Kalam mo, Reyna ka. Itong babaeng to, ang sarap ng mga inuulam ninyo, tapos yung asawa mo, kawawa doon sa Maynila. Itong ano na to, yung mga anak mo na, pababayaan mo na. Wala pa nga eh! Magantay ka! Nakakaloka ka, nakakaloka ka, nakakaloka ka. Maghantay ka, maghantay ka. Kailangan ka maghihintay kapag wala na akong buhay. Nakakaloka itong babaeng to. Utangera, sugalera, chismosa. Lahat na lang talaga ng problema sa buhay, na sa'yo na. Itong babaeng to, kwento-kwento ng problema mo. Ay naku, nagigigil ko ito ng babaeng. Ay, nagigigil talaga ako. Salabas ka dito. Nakakahiblat ka, ah. Itong babaeng to, lahat na lang talaga, puro utang sa tindahan namin. Nakakaloka, naging negosyo kayo para kumita, hindi para maging malugi. Itong babae na to, kapal-kapal ang mukha mo, nakakaloka. Lumas ka! Huwag ka na mabalik dito, ha? Itong utangera, utangera. Kapal-kapal ang mukha mo. Nabili po. Ano po yun? Nabili nga po ng Marimar. Ano po? Marimar. Arena? Marimar po. Marimar? Ano yun? Bili kita ba sa Marimar dito? Chicha, ano yun? Marimar nga po. Marimar? Ay, amor, quédate muy dentro. Edad? Hindi po, Marimar nga po. Marimar! Ah, Costanita Sai! Ganon? Hindi po, Marimar nga po. Ano kayo binibili mo dito? Anong salita yun? Chinese, Japanese, Korean, Uzbekistan, Mexican, Spanish, Ilonggo, Ilocano, Chabacano. Ano binibili mo? Yung tinapay po, ayun nga po, oh. Marimar? Fajibar yun! Nakakaloka tong batang ito. Kumanta-kanta pa ko dito ng Marimar, Fajibar lang pala. Ilan? Isa nga po. Anong gusto mong kulay? Yung kulay... Anong kulay? Bilisan mo ah. Red, green, blue, yellow, or rainbow. Anong kulay?
Rainbow. Rainbow? Walang rainbow. Yan lang yung meron. Oh, yellow, red, blue, green. Ano? Yellow. Ilan? Isa. Patap ito. Ano pa po? Yung sukli ko po. Yan naman si sukli-sukli. Ang aga-aga, wala bang binibigay na bayad ang ginang sukli. Nakakaloka. Sino nag-utos sa'yo? Si tatay. Ah, sabay tatay mo? Nandoon, nanonood kay Marimar. Taray, talagang yung tatay mo, fanatic ni Marimar ha. Eh, yung nanay mo, nasaan? Nandoon, nagsisilos kay Marimar. Uy, sisilos kay Marimar, kaya bumibili ka ng Marimar na tinapay. Nakakaloka yung tatay mo. Muntik na tayong magkakata ng Marimar. Ow! Fagi bar yun! Ganon? Marimar. Fagi bar! Nakakaloka sa'yo lang ngayon. Nasa ka dito? Aga-aga ha? Ow! O kumari! Ay, ito na ba yung inaanak ko? Kumari! Ala, ang laki-laki na pala ng inaanak ko, ha? Oh, napasyal kayo, kumari, ha? Makikipasko kami, mare. Ay, si kumari ko naman talaga. Nung huling nakita ko to, maliit pa to, di ba? Kumari, ilang taong nga nang hindi nagbibigay, mare, di ba? Naalala mo? Oo nga, ma. Simula nung baby, mare, di ka pa nagbigay. Kumari. Kami nandito. Ay, talaga ba naman, kumari? Talagang pumunta ka pa talaga dito para manghingi ng aginalo para sa inaanak ko, no? Talaga, mare, nagdadamdam na yung anak mo. Ay, inaanak mo, mare. Ay, kaloka naman tong batang to. Talagang may pinagdadaanan na sa buhay porque hindi nabibigay ng aginalo. Nagdaramdam na. Nagtatanong nga, mare, kung kailan ka lang magbibigay kasi taon-taon wala na lang. Kakaloka, talagang obligasyon ko magbigay taon-taon ng aginaldo sa inaanak ko. Hindi ba pwedeng yung kusang maibigay ko man lang? Kasi alam mo namang matumal ngayon ang trabaho, ang bentahan sa tindahan namin, kumari. Ano ka, kumari? Kaya nga kita kinukuhang ninang, di ba? Oo nga, kumari. Nauunawaan ko bakit mo kinuhang ninang sa inaanak ko. Kasi nga, ang obligasyon ko maging pangalawang magulang ng mga inaanak na ang mga anak mo, hindi yung obligado ko magbigay taon-taon ng mga aginaldo sa tuwing Pasko, tuwing birthday, tuwing kung anong mga okasyon sa bahay ninyo. Lagi mo kong hinihingian tong kumari ko na to. Ay naku, mare, kaya nga kitang inuwang nina kasi gusto ko taon-taon may sustento yung inaanak mo sa'yo. Parang daig ko pa yung maging magulang talaga sa anak mo. Mare, ay, alam mo ba, di ka pa nagbibigay simula nung nabinyagan to? Nagbigay ako noong bilin niya ganyang anak mo. Nandun pa nga ako noon. Kaya nga ako kinuha ni kumpare. Kasi alam ko na ako bilang isang pangalawang magulang ng anak mo, bibigyan ko siya, mag-aalala ako sa kanya, bibigyan ko ng mga advices, hindi para magbigay na kung ano-ano mga material na bagay. Palibasa kasi kayo mga nanay, mga magulang, sinasanay niyo yung mga anak ninyo na kada taon, kada Christmas, pinupunta niyo yung mga anak niyo sa mga kumare ninyo. Ay naku, mare, yung sinasabi mo nagbigay ka nung binyag lang yon. Hindi pwede yon. Gusto ko taon-taon. Mare naman, alam mo naman ang trabaho ko lang, takilang tindera sa tindahan. Tapos talaga obligado ako taon-taon. Ang dami-dami kong inaanak. Ang dami-dami kong pinakagastusan dito sa bahay. Kuryente, tubig. Tapos, grabe naman si kumare ko. Parang hindi naman yata katagatanggap na talagang pagsalita mo ng mga ganyan. Kinuha mo akong ninang para lang magbigay ng mga aginaldo taon-taon sa inaanak ko. Mare, kaya kinuha kita kasi alam kong may pera ka. Alam kong magbibigay ka taon-taon. Oo, mare. Ando na tayo sa may pera. Pero mare, tandaan mo naman, may mga pangangalanan ako sa buhay. May mga binabayan ako mga bills, mga kuryente, tubig. Oh. Oh. Tapos yung pagtitinda pa sa yung mga stocks pa namin sa tindahan. Oo. Oh. Mare, ano ba naman yung 1,000 lang? Kumari naman, pinapaliwanag ko ng maayos. Wala nga pang pera ngayon. Di ba, sa susunod na taon, mag-iipunan ko yan para sa anak mo. Ay, hindi pwede, mare. 6 na taon na, magpipito na. Wala ko pang naibigay. Ilas nung binyag. Hindi pwede yung ganyan. Nakakaloka tong kumari ko na to. Nasasaktan yung inaanak mo. Hindi pwede, hindi pwede. Eh, mali ko kung tiduraw yung anak mo. Ay, hindi. Nagdadamdam to. Simula nung bata. Itong ano na to, hindi makapaghintay. Itong talagang ipupunta mo yung anak mo dito para manghingi ng aginaldo sa akin. Pwede, mare. Taon-taon, wala. Oh, ito na, oh, para manahimik ako. Ayan, oh. Kunin mo na yung buong kita ko ng buong taon. Para manahimik kayo magigigil ako sa inyo. Itong ano na to? Asawa mo to? Hindi. Ito yung kumpare ko? Hindi. Ba't nahagwad? May stress. Itong mga ano na to, ha? Kasusunod. Magtatago na ako pag ano tuwing kapaskuhan. Ay, hindi pwede. Kahit saan sulo ko pumunta, hanapin ka namin. Mga ano na to, ang kumari ko, demanding. Buti pa yung anak mo nung binigyan ko ng 20, 10 piso, 50. Masaya na siya sa matanay ka. Ayaw na 1,000. Gusto mo talaga 10,000. Nakakaloka ka. Masakay dito. Ang aga-aga, na-hybrid nyo ako, ha?